Kilala niyo ba si Mateo? Si Mateo na R. Roja Dadula. Yung aking pong poging apo. Nakita niyo, tumatakbo-takbo dyan, no? Nadadapa pa siya. Minsan, eh, kumakapit siya, natutumba niya yung mga upuan. At kadalasan, kung iiwan mo siya, ay talagang madidisgrasya. Bakit? Kompleto naman siya. Buo ang kanyang pagkabata. Walang kulang sa kanya. Pero bakit hindi niya magawa ay tulad ng ginagawa nating matatanda? Alam niyo kung bakit? Bata pa kasi. Bata pa kasi. Kompleto siya ng lahat ng sangkap ng kanyang pangangatawan, ngunit hindi pa niya alam paano ito gamitin. Tulad sa atin ng mga matatanda na. Pero kung ating titignan, pagdating sa buhay Kristiyano, maraming Kristiyanong matagal na, taon na ang inaabot, pero lagi pa rin nagkakamali at nahuhulog sa mga maling gawa. Bakit po? Hindi niya alam paano gamitin ang sangkap ng kanyang pagka-Kristiyano. What's the problem? Lack of knowledge. Sabi ng Diyos natin sa Hosea 4:6, "My people perish for lack of knowledge." Hindi porke matagal ka ng Kristiyano, 10 taon, 50 taon, eh masasabi nating malago ka. Ang malago po, yung po yung punong-puno ng salita ng Diyos, sapagkat yung salita ng Diyos ang siyang nagtuturo sa atin kung paano ipamuhay ang bawat bahagi ng ating buhay. Kanina po, nabanggit po ni Pastor RG ang Ephesians chapter 6, verse 3, ganito po ang pagkakasabi, ninote ko po ngayon lang, tungkol po sa mga anak, na mga magulang, huwag niyong ibunsod sa galit ang inyong mga anak. Paano po binubunsod ng mga magulang mga anak? Sa maliliit pa sila, pinababayaan kung anong gusto nilang gawin, sumigaw, sa mall, nagtititili. Nakakarinig ba yung ganon? Nakakainis. Bakit po? Hindi yung bata nakakainis, nakakainis mga magulang. Bakit? Hindi po naturuan. Kaya ang sabi po rito sa ating Kristiyano, bilang Kristiyano, Ephesians 6 verse 4, "Mga ama, huwag niyong ibunsod sa galit ang inyong mga anak." Yun po ibig sabihin. Bakit po ibinubunsod ang mga anak? Dahil hindi tinuturuan sa maliit pa. Ngayon paglaki na, may hustong gulang na, ginagawa pa rin yung mga hindi dapat at sasawayin mo. Anak, masama yan. Kasalanan yan. Makagalit sa'yo talaga. Nanay, simula maliit, hindi mo sinasabi sa akin masama palang pumatay? Ngayon sasabihin masama sa akin ng makapatay? Huwag nating ibunsod ang ating mga anak sa galit dahil hindi natin tinuturo ang tama. Kaya ang sabi dito sa verse 4, "Mga ama, huwag niyong ibunsod sa galit ang inyong mga anak, kundi akayin ninyo sila sa pagsasanay at pangaral." Yung pong pagsasanay dyan, mga kapatid, eh galing po yan sa Proverbs chapter 22, verse 6. Ganito po ang pagkakasabi sa Proverbs 22, verse 6. Ang sabi, "Parents, train up a child in the way he should go. Even when he is old, he will not depart from it." Nasa ating mga magulang, bakit matitigas ang ating mga anak? At sinusupin natin pag matanda na, eh lumalaban na yan. Sanga niya na hindi malambot, matigas na yan. Pag inawat, mababali lang. Ang sabi po dyan, train up your child. Ang sabi po naman sa ating teksto kanina, ay sa Ephesians 6:3, ay ganito, pagsasanay. Saan? Sa pangaral ng Panginoon. Yung pong pagsasanay dyan, mga kapatid, sa Griego po, ang ibig sabihin is to cultivate their minds and morals. I-cultivate ang kanilang isipan at ang kanilang pangungugali
at ituro ang salita ng Diyos upang siya'y mahubog hanggang sa paglaki, hindi niya ito iiwan. Hindi niya ito pababayaan. Train up your child the way they should go. At hindi nila ito iiwan. Ngayon, pag malaki na, sasabihin mo, sawa na ako dyan, pastor. Tigas ng ulo. Whose fault is that? Kaninong kamalian? Parents. Kanya nga, mga kapatid, sa kalaguang Kristiyano, hindi po ito nababatay sa tagal ng panahon. Ang kalaguan po ng Kristiyano ay nagsisimula saan? Sa pananampalataya. Pero ang pananampalataya ay hindi dumarating sa atin kung hindi tayo binubuhay ng Diyos sa ating pagkamatay spiritual. There must be regeneration first, di ba? Dapat mayroong kapanganakang muli. At kapag ikaw may kapanganakang muli, nauunawaan mo na ngayon ang salita ng Diyos dahil tinatawag ka to trust in Christ. At hindi ka pipilitin na magtiwala kay Kristo dahil bukas ka na. Bukas ng iyong isipan. Kilala mo na siya sa pamagitan ng pagkikinig. You know God, you know Christ, then you believe in Him, then trust in Him. That is biblical faith. At dahil ikaw sumampalataya kay Kristo, Ephesians 2:8, verse 9, yung buong kaligtasang gawa ni Kristo at ng Diyos, ito po ay ating tinatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya. Paulit-ulit ko itong sinasabi, yung simple illustration na ito. Yung ating faith, yung po yung ating living bond. Yun yung ating relationship with God. Without faith, you are nothing. Kaya nga, nung tayo po ay nabuksan na, binuhay na tayo mula sa ating kamatayan, nanawagan ng Diyos ngayon through the preaching of the gospel, and then, naunawaan mo, so you believe Christ. Tinanggap mo ngayon ang kaligtasan. At itong dugtungan natin, which is called the faith, or our relationship with Christ, kailangan itong lumago. Sapagkat, kung hindi ito lalago, tulad lang tayo ng sanggol, kompleto, pero hindi niya magawa ang kanyang kasangkapan. So, Christians, maraming pasaway. Bakit po? Lack of knowledge. Kulang po sa kaalaman. Kaya ito, paan natin ito magagawa, mga kapatid? Basahin natin ang 2 Peter chapter 1, verse 1 to 8. Ito po ang napakalaga po nito ngayon. Ating basahin, talagang sinadya kong magsimula sa verse 1 hanggang 8 upang makuha natin ang buong context ng ating pag-aaral ngayong gabi. Ay, hapon. 2 Peter chapter 1 verse 1 to 8. Ganito po ang sabi. Si Simon Pedro, alipin at apostol ni Jesucristo, sa mga tumanggap ng malagang pananampalataya. Who are those? Christians. Tumanggap ng pananampalataya dahil siya'y nabuksan na at dahil sumampalataya, naligtas siya. Okay, siya'y tinawag na banal at Kristiyano. Again, sa mga tumanggap ng malagang pananampalataya na gaya ng sa amin sa pamamagitan ng katwiran ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Sumagana nawa. Ang inaasahan ng Diyos sa atin, inaasahan ni Peter sa lahat ng Kristiyano ay dapat lumago, sumagana ang biyayang ito ng kaligtasan. Kaya sabi, sumagana nawa sa inyo ang biyaya at kapayapaan sa pagkakakilala sa Diyos, knowing, knowledge of God, at kay Jesus na Panginoon natin. Hanggat hindi sumasagana yung ating pagkakilala sa Diyos at kay Kristo, mananatili tayong bata. Okay? Pasaway. Okay? Then verse 3, kaya ba natin ito? Yes, sapagkat ang sabi sa verse 3, ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na kailangan sa buhay at pagiging makadiyos sa pamamagitan ng pagkakilala sa kanya na tumawag sa atin sa kanyang sariling kaluwalhatian at kabutihan. Kaya natin sapagkat kaloob ng Diyos sa kaligtasan lahat ng ating kailangan para tayo lumago. Verse 4,
Gayon niya ipinagkaloob sa atin ang kanyang mahahalaga at mga dakilang pangako upang sa pamamagitan ng mga ito ay makatakas kayo sa kabulukang nasa sanlibutan dahil sa masamang pagnanasa at maging kabahagi kayo sa likas ng Diyos. Meaning to say, sa gawang ito, babanal tayo. Makukuha natin ang kalikasan ng Diyos. Nagiging tulad tayo kay Kristo. Verse 5, dahil dito, ito na ang ating dapat tandaan. Dahil dito, mayroon tayong foundation, mayroon tayong pananampalataya, ang sabi dito, at dahil dito, gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya. That is conversion. Ating tungkulin ang mag-convert ng buhay natin. Nasa atin ang lahat ng kakayanan, lahat ng biyayang kailangan natin upang tayo maging banal. Kaya ang sabi dito, gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya na tustusan ang alin? Ang inyong pananampalataya. Tustusan ang ating living bond with Christ. Yung ating relasyon kay Kristo. Tustusan ng ano? Tustusan ng kabutihan. Napag-aralan natin to last time. At ang kabutihan, tustusan ng kaalaman. Naalala na rin natin, natalakay natin ito. Ngayon, pagdating sa kaalaman, ano ang kasunod na itutustos sa kaalaman? Pagpipigil. Yan pong ang paksa natin ngayong hapon. Pagpipigil sa sarili. Tuloy natin. Sa pagpipigil ng pagtitiis. Ang pagtitiis ng pagiging makadiyos. Then 7. At ang pagiging makadiyos ng pagmamahal sa kapatid. Ito lahat yung kailangan nating materialis to build our life at ang foundation natin ay ang faith. At ang pagmamahal sa kapatid ng pag-ibig. Ngayon, bakit kailangan natin ito? Verse 8. Sapagkat kung ang mga bagay na ito ay nasa inyo at dumarami, meaning to say, lumalago. Ang sabi dyan, hindi kayo magiging walang saysay. Hindi kayo magiging baog. Walang saysay o mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Knowing Christ is very crucial, essential sa buhay ng Kristiyano. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong mga salita. Salamat po sapagkat kayo ang nagbabanal sa amin. Salamat po sa inyong pong pagliligtas. O Panginoon, tulungan niyo kami na hindi lamang kami naligtas at maliligtas, kundi kami patuloy na lumago sa biyayang kaligtasan ito upang kami ay maging walang kapintasan sa inyo at ito ay hindi kami maging isang baog o walang saysay na Kristiyano. Salamat po, Ama. Pagpalain niyo po ang aming pandinig ngayon na muli naming ituon ito upang makita namin ang aming sarili at upang maragdagan ang tibay ng foundation namin which is the living bond of Christ. Salamat po, Panginoon, sa hapong ito, itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So first of all, unang-una, alamin muna natin ano ba ang pagpipigil? Ano ba ang pagpipigil? Or self-control? Ang pagpipigil po ay napakalagang mapa sa atin. Meaning to say, ating mai-apply. Nasa atin na po ang pagpipigil sapagkat tulad po ng faith, faith is a gift. Tulad po ng ating topic ng umaga, pagtitiis is a gift also, tulad ng faith. At maging ang pagpipigil, self-control, actually, ito yung pinakailalim ng lahat ng ating gift. Sapagkat ito po yung magpipigil ng ating buhay. Ito yung magpapatibay sa lahat ng ating pangangailan sa buhay. Galatians chapter 5, verse 22 to 23. Ganito po ang pagkakasabi. Subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtiyaga or pagtitiis, nandiyan yan, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan at huling-huli, ano? Pagpipigil sa sarili.
laban sa mga ito, walang law, walang batas na maaring pumigil sa atin, walang batas na maaring magpasira sa atin, sapagkat ito ay mula kay Kristo. Pagpipigil po, ito po yung sumasalo sa lahat po ng ating pangangailangan sa buhay. Self-control. Sapagkat kung wala kang self-control, ang sabi niyang unang bunga ay pag-ibig, maaring ibigin mo pati aso, I love that cat, I love that dog, I love that pig, I love that, di ba? Yung love natin is not agape love, kundi makalaman. Kaya umiibig tayo. With this self-control, nakukontrol natin yon. Yung ating pagiging hospitable sa ating kapwa. Minsan eh, kahit hindi karapat dapat, eh, ginagawa natin, self-control po ang pumipigil sa atin. Ito yung nagde-develop ng ating karakter, ng ating pagkatao. Kaya nga, unang-una, ang kahulugan ng pagpipigil, ito po ay isang kapangyarihan, isang lakas. Ito'y isang puwersa na nasa atin. Mas malakas ito kaysa kay Samson. Mas malakas ito kaysa sa presidente. Tingnan nyo ang sinasabi sa Banal na Kasulatan kung saan nalalagay ang pagpipigil. Una, Acts chapter 24. Basahin lang natin to, mga kapatid. Acts 24, pagdating po sa pagpipigil or self-control. Acts 24:25, verse 25, ganito po ang pagkakasabi. Samantalang tinatalakay niya ang tungkol sa katwiran, pagpipigil sa sarili at sa paghuhukom na darating nang nangilabot si Felix at sumagot, umalis ka muna ngayon. At kapag nagkaroon ako ng pagkakataon ay ipapataw kita. Saan sumusunod ang pagpipigil, ang self-control? Ito'y kasunod ng katuwiran. Okay? So ang katuwiran natin dapat susugan pa rin ng self-control, ng pagpipigil. Galatians chapter 5 verse 23, yung ating binasa kanina, pagpipigil ay sumusunod sa kaamuan. Sa kaamuan. 2 Peter chapter 1 verse 6 sa ating text ngayon, ang pagpipigil ay sumusunod sa kaalaman. Minsan yung kaalaman natin sumusobra, kaya marami pong mga genius na hindi na kumikilala sa Diyos. Wala silang self-control. Titus 1:8, pagpipigil ay para sa lahat ng Kristiyano. Meaning to say, ipamuhay natin ang pagpipigil. Nasa Kristiyano lahat yan. So, saan natin nakikita ang lakas ng Kristiyano? Sapagkat ito ay lakas. Ang lakas ng Kristiyano ay hindi nakikita sa pagbabarbel. Hindi nakikita sa education. Sabi ng ating bansa, ng religion natin, o ating bansa, na kailangan education ang kailangan para mabago ang ating bayan. No. Nagkakamali sila. Ang sabi naman, kailangan natin ng kayamanan upang mabago ang buhay ng tao. Again, no, hindi yan ang strength, hindi yan ang power, hindi yan ang dynamis ng isang Kristiyano. Hindi rin ang magkaroon ka ng impluensya, mayaman ka. Hindi rin sa iyong pangalan dahil sikat ka. Kundi ang kapangyarihan at lakas ng Kristiyano ay nasa pagpipigil. Pagpipigil. Bakit may digmaan? Walang pagpipigil. Bakit may alitan? Walang pagpipigil. Bakit mayroong politika naglalab? Wala pong pagpipigil. So ang lakas ng isang Kristiyano, nasa pagpipigil. Tanda natin, we are Christian. Dapat nakikita ito sa atin. Yan pong kahulugan ng self-control. Control, meaning power, lakas, dynamic, dynamo. Tulad ng sasakyan, pag wala pong dynamo, hindi aandar ang makina. Kailangan may power. At yon ay ang ating self-control. Kaya siya yung nasa huli ng fruit of the Spirit. Dinikalawa, ano ang importansya ng pagpipigil? Bakit ito napakalaga? Bakit ito kailangan natin? Ang totoo niyan, sa Bible, kailangan natin ang self-control upang tayo po ay makapaglingkod sa Panginoon.
Kailangan natin ng self-control upang tayo'y makapaglingkod sa Panginoon. Sapagkat kung wala tayong self-control, wala tayong tinatawag na pagtanggi ng ating sarili. Pag-control ng ating sarili, hindi tayo pwedeng sumunod kay Jesucristo. Luke chapter 9 verse 23, ganito ang sabi. At sinabi niya sa lahat, sinabi ni Jesus Christ sa lahat ng mga sumusunod sa kanya, lalo na sa mga alagad, kung ang sino man ay nagnanais sumunod sa akin, tanggihan niya kanyang sarili. Control himself. Tanggihan niya ang kanyang sarili. At magpasan ng kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin. Na hindi natin mapapasan ang ating kabigatan sa buhay para maglingkod kay Jesucristo kung wala tayong self-control. Ang hangarin natin ay laging ginhawa, kalamangan sa buhay. Ang paglilingkod sa Diyos, ang pagiging Kristiyano, hindi ito kagaanan ng buhay. Ito'y pagsunod kay Kristo. At ang sumusunod kay Kristo, inilarawan niya sa pagpasa ng krus. Sino nagpasa ng krus? Sa realidad, si Kristo. Saan siya patungo? Kamatayan. Ganon din tayo. Kailangan nating magpasa ng krus yung ating lahat ng desire sa mundong ito, the three temptation ng world. Yung love of the eyes, flesh, and pride of life. Kailangan pasin na natin yan. Mamatay tayo sa krus. Mamatay tayo sa ating sarili upang tayo po ay makasunod kay Kristo. Hindi tayo pwede makapamuhay as Christians kung hindi po natin tanggihan ng ating sarili and follow Jesus Christ. Handa tayong mamatay sa ating sarili. So, walang tumatagal na Kristiyano na sumusunod kay Kristo. At ito pong ating pagpipigil, nagagawa ito ng mga ligtas, ng mga Kristiyano ito. Sapagkat ito yung nagtuturo sa atin palagi. Titus chapter 2 verse 11 to 12. Ganito ang sabi ni Paul kay Titus. Sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdala ng kaligtasan sa lahat ng tao na nagtuturo sa atin na matapos itakwil ang kasamaan at mga makamundong pagnanasa ay dapat tayong mamuhay ng may katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon. Nagtuturo po sa atin ang biyaya ng Diyos na itakwil ang kasamaan sa ating sarili. Self-control. Kailangan natin ito. At nagagawa ito ng Kristiyano sapagkat sila lang ang may pagkakaroon ito. Gift ito, kaloob ng Diyos. Kaya mga hindi Christian, ganito sasabihin nila, okay, susunod na ako sa Panginoon. Titigil ko na lahat ng bisyo ko. Ngayon, ayoko na, hindi na magbibisyo. Magbilang ka ng ilang araw. Sa linggo, isang buwan, isang taon. Balik uli yan. Dahil hindi nila kayang pigilan. Hindi nila makontrol ang desire of the flesh. Christian, kaya itong gawin. At kaya tayo po'y binigyan ng self-control upang hindi natin talikdan si Kristo. Napakarami pong mananampalataya noon, napakainit, mabunga sa ministeryo, pastor o ano pa man. Pero makikita mo, bakit sila tumalikod? Bakit sila nawawala sa ministeryo? Hinahabol nila yung ginhawa ng buhay nila. Bakit po? Self-control. Kulang sa self-control. Kaya nga sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 9:27, sundan po ninyo ako sa inyong Biblia. 1 Corinthians 9:27, para wag nating kalimutan. It is our responsibility to convert ourselves because we are already converted ng Diyos in the first place. So, convert. Ang sabi po rito, 1 Corinthians 9:27, ngunit sinusupil ko ang aking katawan at ginagawa itong alipin upang pagkatapos na makapangaral ako sa iba, ako mismo ay hindi itakwil.
See, huwag niyong sabihin ang pastor ay banal at hindi na nagkakasala. Hindi totoo yun. Kailangan dito ang pagsupil ng sarili, pagkontrol ng sarili. Sapagkat marami pong nangangaral, mahusay mangaral sa harapan ng tao, pero hindi niya nagawa ang kanyang itinuturo. Kung tawagin yan ay mga bulaang mangangaral. Direktahan po yun, sinasabi ko, bulaang mangangaral, mga false teachers. They cannot control themselves. Sa kanilang ugali, well, alam nyo, lahat tayo nagkakasala pa. Bakit po? Sapagkat ayon sa Romans chapter 7, mayroon pa tayong remaining sin. Right? That remaining sin is a consequence of our original sin. Anong original sin natin? Kay Adan. At yung original sin natin, ang penalty niya is hell, impyerno. That's why Christ became man to what? To redeem us from that penalty. At nung tayo po ay pinatawad ni Kristo, niligtas tayo, yung pong ating kasalanan magdadala sa atin sa impyerno, binayaran ni Kristo, so hindi na tayo mapupunta. But the consequence of Adam's sin still remain in us, and that is what we call indwelling sin. Sa Bisaya pa, nagalublub na sala. Para bang kabaw ba nga naglublub sa tunaan? No? Mayroon pa tayo dyan. Now, huwag nating katakot that we have that remaining sin. Sapagkat yung remaining sin, yan po ay napapatay sa ating conversion. Ah, tingnan niyo. Ang Kristiyanong mayroong espiritu o tinubos ni Kristo, hindi niya pwedeng i-ignore anumang nagawa niyang kasalanan, right? Iiyak ka talaga, bakit ko ba nagawa yun? Bakit ko nasaktan yung anak ko kanina? Hindi ka mapapatahimik, bakit? Mayroong conviction ng Holy Spirit. Romans 8:15, the Spirit bears witness with our spirit that we are children of God. So therefore, nakalaan sa atin ng 1 John 1:9, if we confess our sins unto Him, He is faithful and just and forgive us and cleanse us from all wicked things. So therefore, kapag ka po ikaw ay mayroong remaining sin at nagkasala ka, ikaw confess mo. Then, afterward, ano mangyari sa'yo? Mag-grow ka because of that conversion. Kino-convert natin ang ating sarili through confession of our sin. Kaya huwag kayong magtataka. Nagkakasala pa rin tayo because we have that consequence from Adam. Tulad halimbawa, sabi mo kay Brother Boy kanina, isang drug lord na kulong, nahuli, at ang sentensya sa kanya is 70 years in prison. Ngayon, isang linggo lang, dalawang linggo, naborn again siya sa loob ng prisuhan. Ano ibig sabihin doon? Malaya na siya sa kanyang kasalanan? So lalabas na siya? No! Malaya siya sa penalty ng kanyang sin, but he is not malaya sa consequence ng kanyang kasalanan. Magsasuffer pa rin siya ng 70 years sa buhay niya bago siya makalabas. Totally. Same with us. Until mayroon pa tayo nandito sa mundo, nandito pa ang lahat ng remaining sin, ang temptations natin sa labas, punong-puno, the world, the devil, and ourself. But, conversion is very present in our lives. Kaya nga, once we confess, then we grow. Bakit po? Yung kasalanan mo kanina, hindi mo agad ulitin ngayon eh. You will grow. Magkakaroon ka ng self-control until the time na ikaw naman nahulog na naman sa temptation. Then confess again. You grow. Yun po yung conversion. Okay? Conversion natin para maligtas, that is generation, regeneration ng banal na espiritu. Kaya nga, mga kapatid, sisupilin natin ang ating sarili. But false teachers, mga bulaang mga ngaral, tingnan nyo ang sabi sa 2 Peter chapter 2, verse 19 to 20. Ang sabi rito, 2 Peter chapter 2, verse 19 to 20. Sila'y pinangakuan nila ng kalayaan. See? Nakita niyo itong mga false prophets na ito?
Gayong sila ay mismo ay mga alipin ng kabulukan. Nangangaral sila ng kalayaan sa mga kanlang pinapangaralan. O, malaking malaya kayo, pero sila alipin ng kabulukan sapagkat sino man ay inaalipin ng anumang lumupig sa kanila. Sapagkat kung pagkatapos na sila ay makatakas sa mga karmihan ng sanlibutan sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, ay muli silang napasabit sa mga ito at nadaig, ang huling kalagay nila ay mas masama kaysa ng una. Ginagawa ito ng mga false converts, false born again. Babaguhin nila ang kanilang sarili, kanilang bisyo, that is outward reformation without inner regeneration. Ang makapagbabago lamang ng ating buhay mula loob hanggang labas is regeneration, not outward reformation. Babaguhin mo yung bisyo mo, pero afterward, babalik din. Kaya itong mga ngaral na ito, they are false teachers. Hindi sila totoong mga ngaral. Careful. Careful kayo. Investigate ninyo buhay ng pastor na nangangaral sa inyo. Pati mga teachers, mga nagtuturo. So kailangan natin, sabi ni Paul, supilin ang ating sarili. Tulad ng mga athletes, gusto nilang manalo ng isang tinatawag na natutuyo at nabubulok na wreath o yung corona. Natutuyo lang yun, pero nagsisikap sila. Talagang kinokontrol nilang sarili nila. Sinusupil nila dahil sa nais na manalo. How much more sa atin na hindi po nabubulok na corona ang ating tatanggapin but eternal life? Bakit hindi tayo maging seryoso na supilin ang ating sarili? Supilin ang ating sarili. Maring physical, mag-fasting na kayo. Ginawa ko eh. Nagsasalita ko dahil ginawa ko. At nakita nyo naman ang resulta dahil sa pagpipigil. Di ba? From 185 kilos ngayon, 160 pounds ngayon, 160. From 36 ang baywang, ngayon 32. Determination. Self-control. So, bakit hindi nagagawa ng lahat ang self-control? Bagamat nasa kanya na ito. Why? Lack of knowledge. Lack of knowledge. So sa ating pananampalataya, hindi porque ligtas ka na, sapat na yon, mamuhay ka. Sa iyong pananampalataya, tustusan mo, dagdagan mo ng karunungan ng kabutihan, ng kaalaman, ng karunungan, ng pagpipigil. Ikatlo, mga kapatid, so nakita natin ang kahulugan ng pagpipigil, it's a power, inward power. Ikalawa, ang importansya ng pagpipigil, mga kapatid, ay upang tayo'y maging alagad, maging tunay na Kristiyano at hindi tayo tatalikod kay Kristo. Then ikatlo, paano ito nahuhubog sa sarili? Paano ito nade-develop? Alam niyo, building, kung walang foundation, parang tinayo mo lang sa ibabaw ng buhangin, kunting lindol lang yan, bagsak na. Pero pag naglagay ng foundation, nakikita niyo ba ang bawat building sa Ayala? Kami ni Brother Feli, nagdi-deliver kami ng bulldozer dyan, panahon pa nung 1970 plus, wala pang mga building dyan noong araw. Tapos ako yung bali nag-dispatch ng mga equipment. Pag nagtayo ang isang contractor ng building, yung foundation mas matagal kaysa pagpatayo ng building. Tama ba, Brother Boy? Bakit? Sapagkat yung foundation tinitiyak na ito ay shockproof sa lindol. Lahat na po ng materials dyan, binubuhos talaga dyan yung matitibay na foundation. At pagkatapos dyan, idaragdag na sa foundation ang iba't ibang materials upang mabuo ang building. So kung wala pong kaalaman ng pagdagdag, eh hindi po building yon, foundation lamang. Kung ang faith natin is our foundation, kung wala po itong
pagtutustos ng iba't ibang biyaya ng Diyos para tayo po ay makabuo ng isang Kristiyanong buhay. Wala pong lakas ang ating pagiging Kristiyano. Mananatili tayo sa damdamin. Hindi lumalago. Pasaway tayo sa mundo. Pasaway tayo sa iglesia. Hindi tayo napapakinabangan sa kanyang karyan. So, paano nahuhubog itong self-control sa buhay ng Kristiyano? Dalawang paraan po. Ayon dito sa ating observation sa ating teksto. Number one, hindi natin, binabaliwala natin ang problema ng pagpipigil. Hindi natin inaalam ano bang problema ng pagpipigil, ng self-control. Now, ito pong pagpipigil ay hindi basta pagpipigil ng pasensya kapag naubusan ka na, pumipika ka na. Hindi po yun ang pagpipigil na tinutukoy, yung pantaong pagpipigil na susubukan ka, kalabit, pitikintinga mo, tapos magpipigil ka. Sige, sige pa. Pitik ulit pa. Sige. Tapos pagka hindi mo na kaya, bang! Hindi po yun ang ibig sabihin ng pagpipigil. Ito po'y biyaya. Gaya ng ating napag-aralan kanina. Ang pagpipigil natin is grace. Biyaya, kaloob sa atin. Kaya tayo binigyan ng Diyos ng pagpipigil, hindi para mapigilan yung ating pasyensya, yung ating galit, kundi tayo po'y maging isang huwaran na Kristiyano. Si Christ, kailan ba bumigay si Christ? Wala eh. Sinaksak, binugbog, pero katiting na salita, wala tayong marinig sa Kanya. Sapagkat siya yung ating pagpipigil. Ang pagpipigil ng sarili, ang sabi na sa Bible, mas higit itong malakas kaysa pagsakot ng isang syudad. Madaling sumakop eh. Gamitin mo lang tulad ng Hamas. Bilat-bira ng 2,000 rockets. Gusto nilang sakupin ng Israel. Pero hindi nila kaya ng Hamas. So, mas maigi yung pagpipigil. Kasi kung nagpigil ang Hamas sa kanilang kasamaan, walang gera. Kaya ang sabi nga po sa Proverbs 16:32, ganito ang pagkakasabi. Ang makupad sa pagkagalit, ibig sabihin, ang nagpipigil ng kanyang galit ay mas mabuti kaysa makapangyarihan. At ang namamahala sa kanyang diwa, sa kanyang espiritu, ay mas mabuti kaysa sumasakop sa isang bayan. Bakit nasabing ganun? Dahil ang pagsakop sa bayan, ito'y namumuhunan ng buhay. Maraming napapahama. Ngunit kung siya'y nagpipigil sa kanyang sarili, kaya niyang pigilin ang kanyang diwa, walang buhay na utang. Tingnan niyo, kahit ako sa mag-asawa namin, kami mag-asawa, ako yung madalas bumibigay sa galit. Wala akong pagpipigil. Hindi ko makontrol. Pero pagkatapos naman pinagsisihan ko, nag-iyakan kami minsan, nag-pray. Pero ako yung madalas bumibigay. Kaya minsan, ilang araw kami hindi nakikibuan. Hirap na hirap ng damdamin ko. Ano po yan si mama? Lagi, papagsak, kain na! So, ano kailangan? Humility. Again, ask for forgiveness. Ay, hindi ko matiis talaga yung misis ko nakapimangot parang ang palaya. Mahal naman ko ang asawa ko. Kaya, give up ako sa kanya. Eh, siya talaga napakabilis. Pagka siya naman nainis, mamem niya, sorry papa. Nakabilis ako, hindi. Tagal. Kayo ba? Tagal din? Tagal din. Mas maigi ang magpigil kaysa manakop ng syudad. Kasi maraming mapapahamak, maraming masasaktan. At ito, kailangan nating alamin yung problema. Ang problema kasi, kaya ko yan. Magpipigil, kaya ko. Pero, tanda natin, ang problema, hindi natin iniisip na ang ating pagpipigil ay kaloob ng Diyos. Remember that.
kaya ka magpipigil, kaya ka magtitiis, dahil binigyan ka ng biyaya ng Diyos, naluluwalhati siya anytime, every time, na ito'y ating pinapagana. Conversion again. Kaya tayo gumigive up dahil hindi natin inaalala na ito po ay biyayang kaloob sa atin. Galatians chapter 5 verse 23, di ba? Kanina. Huling-huli talaga ang self-control at walang batas para dyan. Hindi ito basta pagpipigil ng pasyensya kapag nahahamon tayo. Hindi lang ito. Ito ay kaloob. Pag sinabing ang tao po ay walang pagpipigil, ano yung grace, Christ? Ano yung relation natin? Faith. Kung walang pagpipigil, wala pong faith. Because the just shall live by faith. Without faith, impossible na sabihin natin tayo po ay isang Kristiyano. James 1:26. Kung inaakala ng sino man na siya'y relihiyoso, ngunit o subalit hindi pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso, ang relihiyon ng taong yon ay walang kabuluhan. See? Kung ang isang Kristiyano ay hindi nagpipigil ng kanyang dila, dinadaya niyang kanyang sarili at ang kanyang pagiging Kristiyano walang silbi. Yan po ang application dyan, mga kapatid. At ang wala pong control sa sarili, actually, sarili natin ang ating sinisira. Sarili natin ang ating sinisira. Wala kang kontrol sa pera, ubos agad, wala ka ng kakainin. Di ba? Wala kang kontrol sa tubig, lataas ang metro mo sa tubig. Wala kang kontrol sa aircon, sige aircon, aircon mo agad eh. Abot ng 7,000, 8,000 ang isang buwan mo sa kuryente. Walang kontrol, eh tayo po ang nasisira. And secondly, kung walang kontrol, hindi talaga lumalago ang Kristiyano. Hindi lalago. So, kailangan natin ang solusyon ng self-control. Solusyon. Ganito pong sabi ni Jesus Christ, apply dito yung ating problema ngayon tungkol sa solusyon ng self-control. John 8:31-32. Madalas natin itong binabasa sapagkat ito foundational truth sa lahat po ng aspeto ng buhay natin. Ganito ang sabi, pagkatapos ay sinabi niya sa mga Hudyong sumasampalataya sa kanya, mga believers, kung kayo'y manatili sa aking salita, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Inyong malalaman ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Okay? Kailangan natin lumago sa katotohanan. Kailangan natin laging nakikinig ng pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya nang sinabi ko, basahin mo man ang Biblia for how many times, 100 times, pero hindi na ang lugang malago ka. Kung magbabasa ka man, nakadependent ka sa pagbabasa mo, ang sabi ni Joshua chapter 1 verse 8, meditate this law, do not depart from this law, meditate on it day and night. Ibig sabihin, meditate, understand what the Bible, what Christ, what God says to you personally. Then, lalago ka. Yung pala yung sinasabi rito. Pero kung babasahin mo na plainly, mga kapatid, hindi po pagpapalago yan. Kaya napakalaga na nagbabasa ka at pinapakinggan mo ang preaching. Pagdating sa preaching, sasabihin mo, ayun pala yun ang ibig sabihin. So, lumalago ka, natatagdagan ang knowledge mo tungkol sa Diyos. Napakalaga po ang laging nakikinig personal sa pangangaral. At ikatlo, napakalaga din ang mamuhay sa Espiritu. Mamuhay po sa Espiritu.
Pag sabi po mamuhay sa Espiritu, sabihin parang kang lumilipad na. Sabi ng mga born again ng araw, di ba born again tayo dati? Ako kinikilabutan ko, sa atin ang Espiritu. May lumilipad si Pastor Boy, lumulundag parang ano. Well, para maunawaan, tignan natin ang contrast ng flesh at saka spirit. Mamuhay tayo sa Espiritu, meaning to say, huwag tayo mamuhay sa flesh. Ano man buhay ng flesh? Galatians chapter 5, verse 16 to 18. Ganito po ang sabi. Kaya nga, mga kapatid, mga may utang tayo, hindi sa laman, upang mamuhay ayon sa laman. Sapagkat kung mamuhay kayo ayon sa laman, kayo ay mamamatay. Subalit, kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, kaya kayo ay mabubuhay. Simple lang. Verse 14, sapagkat ang lahat ng pinapatubay ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos, sapagkat hindi kayo tumanggap ng Espiritu ng pagkalipin sa laman upang muling matakot, kundi tumanggap kayo ng Espiritu ng pagkukupkup at na dahil dito'y tumatawag tayo Abba Father. Ang Espiritu mismo ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo mga anak ng Diyos. Mali yung binasa ko mga kapatid. Bagamat may kaugnayan din, Galatians chapter 5 verse 16 pula. Hindi tumama yung pagpindot ko sa aking tap. Ganito ang sabi, Galatians 5:16. Subalit sinasabi ko, lumakad kayo ayon sa Espiritu at huwag ninyong bigyang kasiyahan ang mga pagnanasa ng laman. Lumakad yan, meaning to say, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at huwag ninyong bigyan ng kasiyahan ang pagnanasa ng laman, desire of the flesh. Bakit po? 17. Sapagkat ang laman ay nagnanasa laban sa Espiritu. Ibig sabihin, conflict against the Spirit. At ang Espiritu ay laban sa laman. Sapagkat ang mga ito ay laban sa isa't isa upang hindi ninyo magawa ang mga bagay na nasa inyong na nais ninyong gawin. Subalit, kung kayo'y pinapatubay ng Espiritu, kayo'y wala sa ilalim ng katusan. Ngayon, ay hayag ang gawa ng ng laman. Ang mga ito ay pakikiapit. Now, ating ipaliwanag pakikiapit. Pakikiapit ba is actual ano lang? Actual sin? No. Pakikiapit pag mayroon kang nagustuhan ng bagay na talagang kailangan magpakamatay ka para makuha mo 'yan. O ibang bagay, o ibang asawa, o ibang babae, ibang lalaki. That's fornication. Hindi lang 'yung actual na fornication, kundi maging sa pagnanasa. Pakikiapit, karumihan. Anong klaseng karumihan? Lahat ang ginagawa ng mga hippies. Anong ginagawa ng mga hippies? Mahaba yung buhok, hindi naliligo isang buwan, dalawang buwan. Ang dumi niyan, baho niyan. Tapos yung pantalon nila, bell bottom, sumasay sa lupa, kaya lahat ng mga sipong sa kasada. Ibig sabihin, hindi ka galang-galang. Alam natin, sa panahon natin ngayon, nagiging mabulaklak na parang pabango at napakagandang parang ginto ang lahat ng tato sa katawan. That is karumihan din. Sa Old Testament, talagang hindi tinatanggap ng Diyos ang mga may tato. Pero kung ngayon ikaw, dati kang may tato, tulad ko may tato, pero na-born again ako na may tato na, hindi mo pwedeng tanggalin. Eh, hindi mabure. Sinunog ko ng asido, hindi ko mapura-pura. Pero burado na yung penalty ko. Now I can live with Christ. Pwede kang maging Kristiyano kung mayroon kang past. Pero kung ikay Kristiyano, saka ka magpapatato, hindi tama yon. Gawa sa gawa ng laman yan. Kaya sabi, ngayon nahihayag mga gawa ng laman, ang mga ito, pakikapit, karumihan, kahalayan. Pagsusuot ng mga masyadong pitis. Okay. Wala kang intensyon dahil gusto mo lang magpakita ng sexy pero maraming kalalakihan ang masamang isipan, then nahatukso ka, that is mahalay. Dapat ang babae modest. Kailangan mahabang baro, hindi naman sad sa lupa, mga kapatid, kundi yung modest. Pero hindi naman bukas yung likod na hanggang kuyukot. Modest.
kagalang-galang, kahanga-hangang babae, dalagang Pilipina. Hindi naman nakakimuno, ha? Makamamaya, sa Sunday, nakakimuno yung babae. Awkward masyado yun. Modest. Tama lamang, kagalang-galang. Hindi mahalay. Pagsamba sa Diyos-Diyosan. No, karamihan sa ating ngayon, kahit na hindi born again, wala na silang Diyos-Diyosan idol sapagkat nakukonfix sila sa kanilang pakikinig-aral. Pero ang sarili nila nagiging idol. Ang asawa nila nagiging idol. Ang anak nila nagiging idols. Paano yan? Dapat walang ibang hihigit na pag-ibig sa Diyos, kundi ang Diyos lamang. Nag-iisa lang ating Diyos. So, ang dami pong gawa ng laman. Paglalasing, pangkukulam. Alam niyo yung pangkukulam, mga kapatid? Di ba yung kailangan kukuha ng karayom? No! Di lalang magsalita ka tulad ng isang asawa, napakabait, maalaga sa kanyang mister. May kaibigan, tismosa, Marites. Ang sabi ng Marites, alam mo yung mister mo, yung nakita ko sa mall, may kasama. Bili mo naman yung misis na yun eh. Every morning, hinahatid yung mister niya sa hagdanan, nagkikis, hanggang doon sa pinto, nagkikis ulit. Tapos inaantay, pagdating ng 5, malayo pa, kumakaway na. Pero this time, hindi na niya inantay. Nagtataka si mister, wala yung misis ko, may sakit kaya? Hindi ako sinalubong? Bakit kaya? Eh, nagbigti. Bakit? Pangkukulam ng dila. Chismis. Paninira sa kapwa. Akala natin pagkukulam na yung gano'n sa karayom? Wala na yun. Modern na ngayon. High-tech na. Salita lang. Pwede kang makadisgrasya, pagkukulam mo yung tao. Kaya ingat po tayo. Mga kapatid, sinabi ko lang ito. Yung pong gawa ng laman. Pero ang gawa ng Espiritu, mga kapatid, ito pong gawa ng Espiritu. Verse 22. Subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Kaya nga sabi ni Annaline kanina, dati daw, nainis siya. Now, kukonfess ko lang, Annaline, ha? Nainis siya rito dahil hindi siya pinapansin. Handa natin, Christians, kailangan nating pansinin ang ating mga bisita, gaya ng sinasabi ko palagi. Bagamat umaatin si Annaline, pero hindi niya ako pinapansin. Pinuntang ko pa yan, kausap ko yung mister niya. Yung mister naman si Brother Alvin eh, Pastor, may sakit. May sakit. Kausapin ko lang saglit. Hindi, may sakit ka eh. Tapos sabi niya, ay hindi, tulog. Sige na, God. Kahit kung hindi, kausapin ko lang. Hindi pala, nandun siya nakapinan. Sinip sa akin si... Sabi niya, tagal-tagal nung umalis si Pastor na yan. Eh, nung pagsinip niya, eh, nakita ko, ayun pala eh. Ano sabi ko sa iyo? Antayin kita Sunday. Pag hindi ka dumating Sunday, mag-resign ka na. Sabi ko yun, di ba? Pero lakas ng convictions. Why? He's a Christian. Anak siya ng Diyos. Kasi kung wala siyang ganong pagpipigil ng kanyang sarili, mga kapatid, hindi siya Christian. Kaya nga, mahirap po mangkulam yung mahilig sa Marites. Iwasan po natin yan. Pangapat, panghuli, mga kapatid. Paano natin ipinapakita ang pagpipigil? Nakita natin ang kahulugan ng pagpipigil. Nakita natin ang importansya ng pagpipigil. Pangatlo, paano nahuhubog ang pagpipigil? Ngayon naman, pangapat, paano ipinapakita ang pagpipigil? Well, natural, ito sa pamagitan ng ating pagsasanay. Lahat tayo walang pagpipigil eh. Either lust of the eyes, lust of the flesh, and pride of life. Nasa atin yan eh. Nasa atin yan. Thank God tayo po ay pinatawad sa penalty na yan. At mayroon tayong kapangyarihan according to Ezekiel chapter 36 verse 27 na binigyan tayo ng bagong puso, bagong espiritu, pinatirahan pa tayo ng espiritu ng Kristo at binigyan tayo ng enablement to follow God's law. Kakayanan na ibinigay ng Diyos sa atin para tayo ay makapagpigil ng ating sarili. Salamat po dyan. So kailangan natin ang pagsasanay. Pagsasanay ng
self-control. Ito ay nagsisimula sa ating sarili, hindi sa ating mga, sa ibang kapwa, sa tao. Ito ay sa atin. Sapagkat ang pinakamahigpit nating kalaban, not the devil, sapagkat kung walang impya, walang demonyo, nandiyan pa rin ang mundo. But not the world. Sapagkat kahit mawala ang mundo, nasa atin ang self. Yung ating sarili. Yun ang pinakamatindi nating kalaban. Kaya sabi ni Paul, anong ginawa sinabi ni Paul as a Christian? Sapagkat sabi ni Paul, mayroon akong mga bagay na hindi ko kayang gawin. Ngunit mayroon akong bagay na gustong gawin, hindi ko magawa. Why? Because of the consequence of sin. Yung tinatawag indwelling sin. Kailangan pa natin ng lumaban. So we have to practice na sanayin natin ang ating sarili. Kaya sabi ni Paul sa 1 Corinthians 9:27, sinusupil ko ang aking katawan. Ginagawa itong alipin upang pagkatapos na makapangaral ako sa iba, ako mismo ay hindi itakwil. Kailangan natin ang pagsusupil. Yan po yung unang dapat nating pagpapakita ng ating self-control. At ikalawa, pray. Prayer po. Prayer again. Napakadali natin sambitin. Sige babae, pagpipray kita. Pero hindi mo naman sila pagpipray. Nagiging bunga ng salita lamang natin. Brad, kailangan mo mag-pray. Pero hindi mo nagpipray. Bakit? Hindi naunawaan ano bang prayer. Now again, ulitin natin. Prayer po is a privilege. Ibinigay ito ng Diyos sa kanyang mga anak. Na parang sinasabi pang ganito, anak, ito ang prayer. Hawakan mo. Bakit po, daddy? Bakit po, tay? Dahil alam kong may kailangan ka pagdating ng araw. At yung kailangan mo, nakahanda na doon sa warehouse ko. Ngayon, bibigyan kita ng kasangkapan na tumawag sa akin dahil hindi kita bibiguin. Dahil lahat ng kailangan mo, nakahanda na. Prayer is a privilege sa atin, Christians. Hindi lahat mayroon ito. Hindi lahat pwedeng tumawag sa Diyos. Hindi lahat pwedeng tumawag, Panginoon, Panginoon, at sasabihin ng Panginoon, depart from me, I don't know you. Sapagkat ang mga tao ng Diyos, binibigyan niya ng privilege, anak, tawagin mo ako. Anytime, anywhere, saan ka man, tumawag ka sa akin, sasagutin kita. Sasagutin kita. Anong number ng Panginoon? Jeremiah 33 verse 3. Call unto me and I will answer thee. Pray, meaning pray. Binigay sa atin ito, ba't di natin gamitin? Kaya nga kung di natin pinahalagahan because of lack of knowledge about prayer, well, nang pray tayo, Panginoon, walang importansya sa iyo. Basta lang makapagbigay ka ng mga salita. Pero ang prayer is pakikipag-uusap sa Diyos. Nasa harapan siya. Panginoon, kailangan kita ngayon. Footprints in the sand, alala niyo? Panginoon, kung kailangan kita, wala ka. No, my son. Hindi mo ang nakikita ang footprints, hindi sa iyo. Akin yan. Bakit? Karga-karga kita. Sumasagot ang Panginoon sa atin. Prayer is a privilege. So pray na tayo po ay malayo sa mga temptation. Di ba turo ni Jesus Christ? Lead us not into temptation. Turo ni Christ sa atin kung paano tayo dapat manalangin. Then pagtanggi ng ating sariling pride. We have pride, mga kapatid. Mayroon tayo niyan. Pag hindi ka umamin na wala kang pride, talagang napaka-pride mo. Napaka-proud. Sabi nga ni Joseph, maalala ko noong araw, you're not humble if you humble yourself. Mali rin siya. Sapagkat humility is a command. Imperative yan sa atin. Christians can do that. Dahil humility is a gift sa atin. Kailangan lang natin i-practice. So hindi rin tama yun. You're not humble if you humble yourself. You must humble yourself before God. It's a gift. So, dapat din natin malaman ang ating pagsasanay ng self-control. Alam mo na, sinasanay kong self-control ko ngayon. Akala mo. Pero hindi, lumabas na yung kawalan ng self-control sa iyo. Dahil pinabanggit mo, pinagmamalaki mo pa.
bukas, magtiis ka, baka mawala na akong self-control. Sabi ng anak, Kuya, umingiti kay nanay ngayong Sunday. Bakit? Mayroon sa self-control? Pag Sunday, pag Monday, wag. Misan, hindi tayo nagiging, hindi natin nasasanay ang self-control kung ati itong pinagyayabang, may self-control na ako ngayon. Pakita mo lang. Pamuhay mo lang. So, sa ating pagtatapos, mga kapatid, na ang ating pamagat ay sa pananampalataya, dagdaga ng pagpipigil. So, ang makapagpapatibay sa atin ng pagpipigil ay ang kaalaman kay Kristo. Tanda natin, my people perish for lack of knowledge. At ang sabi ni Jesus Christ, if you continue my word, truly you are my disciple. And you shall know the truth, and the truth will set you free. So, hubugin natin ang ating self-control. Ito yung pamagitan ng pagpalago ng ating living bond with Jesus Christ. Kaya ba natin? Kaya sa biyaya ng Diyos. Taglay natin ito. Tayo manalangin, mga kapatid. Panginoon, salamat po sa inyo pong mga salita, sapagkat kayo po ang nagpapabanal sa amin. Kayo po nagtuturo ng lahat ng aming pangangailangan, bagamat taglay na namin. Ngunit kami po yung bisang tulad pa ng sanggol, kumpleto, pero hindi namin maipamuhay ang sangkap namin. Kaya naman, kailangan namin ng kaalaman tungkol sa aming relasyon kay Kristo at sa kaligtasan tanggap namin. Kaya salamat po. Lahat ng ito ay may balik namin sa iyo. Pasasalamat at kapurihan sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.